Good morning mga idol. Ayan, so update po dito sa ating tilapia 6,700 with biflac technology mga idol sa ating 21 square meter na pond. Ayan no. Ayan, 3 by 7 meter po yan siya mga idol. So 6,000 na tilapia po dito pero naglagay po tayo ng 6,700 para mortality allowance sa 10% mga idol. And ngayong ika 27 days na po mga idol is magpapakain po tayo at saka naka pre-starter pa rin po tayo siya mga idol. Ayan, nandiyan na po sila ako, nag-aantay na po mga idol pero medyo hindi po siya makita dahil medyo against the light. Ayan, so dito kaya, pupunta kaya dito. So it's early in the morning, ayan magsi 7 a.m. pa lang mga idol dahil aalis po tayo. Ayan, papakainin po natin sila. Oh, nandiyan na, sobrang dami nila. Ayan. Ayan. So mapansin nyo po mga idol, hindi po gumagana yung ating parang seedling tank dyan mga idol. Oh. Ayan. So weekly lang po tayo kung nagtatanggal dyan ng sludge nila mga idol dahil hindi naman masyado ganun siya kadami yung sludge. Ayan. At saka the same time, ayan, naglagay po tayo ng probiotics at saka ngayon po is feeding time. Ayan. Ayan po. Ay, bilis na naubos agad oh. Ay, yun, tumalon, no? Yan. So, ganito po yung routine natin every morning. Yan, magpapakain po tayo. The same time, tanghali po mga idol, pakainin po tanghali. Tsaka hapon. So, 3 times a day. Zero ammonia pa rin siya mga idol. So, dapat po, wala po siyang ammonia. Ang ating mga tilapia na pond. Yung tubig niya sa pond. Yan. So, dito po mga idol, kung ganyan po is almost malapit na po siya mag 1 meter. Yung 1/4 niya na tubig is yung tubig natin sa deep well. The rest po is ulan na po yan siya. So habang parating umuulan, kung mapansin nyo po, dati makita pa yung ating red dyan. Ngayon hindi na makita yung red dyan na control. Dahil araw-araw po talaga yung pag-ulan. Habang umuulan is tumataas yung ating tubig dahil dyan po mga idol, oh, dyan nagilid. Oh. Yan. Dyan po lumalabas yung tubig galing sa atip natin. Sa gutter. Yan. So nakakaubos po sila mga idol ng higit 2 kilos every day yung ating tilapia. 3 times in 3 divided feeding po yan sa mga idol. Yan. So yan, may mga bubbles lang tayo na konti. Yan. May mga malalaki na rin tayo. Siguro mga ganyan, no? Mas malaki-laki pa konti ganyan. Pero may mga maliliit pa rin mga idol kasi even yung pagpakawala natin, yan, may mga size 22 pa rin tayong napapakawalan dito. So marami pong mga maliliit. Yan. Sa 6,700 yung 27 po natin na unang nilagay dito, yun yung mga good size na size 14. The rest po is yung mga maliliit na po siya mga idol. Yan. Soon po, we will update po dito. Yan. Medyo matagal-tagal pa to pag-harvest kasi kung 27 days ngayon, almost meron pa tayong mga 3 to 4 months time bago siya i-harvest mga idol. Yan, dito po ang system natin dito is biflac pero flat po ito siya yung ating flooring. Yan po yung ating submersible pump para dadaan po dyan sa ating parang seedling tank na mga chambers. Yan, pero once a week lang natin yan pinapagana mga idol. Yan, kasi kung parati natin yung papaganahin, lahat po ng flak na dito is matatrap po yan dyan. Ayan siya mga, wala na, bilis lang agad, ubos na. Yun. Dito po mga idol, kahit dito lang po tayo magtapon ng pagkain, oh. Kahit dyan lang po mga idol, oh. Yan, iikot na po yan sa dyan kasi dyan po ang sistema ng paglagay natin ng aerator or yung matala air diffuser. Yan, tinutulak niya po yung tubig papunta doon mga idol, oh. Yan, kung mapansin nyo po yung mga bubbles, sundan nyo po. Yan, pagdating doon, meron din naman doon mga idol sa kanto na yon papunta po dyan. Yan, kaya umiikot din po yung feed sa hindi nakain. At the same time, yun, meron din doon na malakas. Yan, oh. Yan, papunta din yan sa dito, mga idol. Yan, yan, oh, pupunta dito. At the same time, meron tayo dito. Another kanto, papunta doon. So, umiikot nang umiikot yung ating mga tubig, mga idol. So, apat lang po ang ating ilagay kung gusto natin umiikot yung tubig natin. Kanto doon, kanto papunta dito. The same time, kanto papunta dyan, kanto yan dyan, papunta doon. Huwag nyo pong isalubong mga idol para umikot po yung tubig nyo. Kasi kapag ganyan po, kahit dito lang tayo magtapon ng feeds, yan, umiikot nang umiikot na yung feeds din dyan kung hindi siya makain. The same time, yung tubig po natin is nagsi-circulate,
At kapag dyan po yung ating submersible pump sa pinakagitna, kapag nagpa-under po tayo niyan, yung lahat ng sludge na nag-stay dyan or naipon dyan is masasaksyon talaga natin, mga idol, towards sa ating tawag niyan, chamber, mga idol. Yan. Kaya medyo nakatipid po tayo sa kuryente. Unlike yung mga idol, yung continuous na pag-under nito. So, mas maganda pa rin yung naka-slope type kasi hindi ka na magsasaksyon. Open mo lang every morning, yan, labas na agad ang sludge. Ang nangyari kasi, existing na kasi yung pan natin na ganun siya. So, medyo magastos siya, i-repair pa. At the same time, rectangular po kasi siya. Oh. Yan. Medyo mahirap din siya ipa-slope. Yan, at saka, nakabaon din po siya sa lupa. Kasi yung level po niyan is, ito po yung lupa, oh. Para nakabaon po siya. Yun. So, kaya hinayaan na lang natin na ganyan. Once a week, nagpapa-under lang tayo niyang submersible pump. Ayan ang ating mga tilapia. So, hindi pa ma-appreciate yung gano'n sila kalaki sa ngayon kasi alanganin pa hulihin. At the same time, hindi pa sila gano'n sa katakaw kumain dahil maaga pa yun, magsa-sunrise pa lang. Ayan. Past 6 pa lang in the morning.